Kashi Mato. Originate from? Dito po siya ginawa, pero ginamit po is from Japan. Okay, material from Japan, organic, pero hindi siya ginawa. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Yan, binabato nila oh. Dito yung mga taga DNR, mga kababayan. Yan, tingnan po natin kung anong klaseng bato to. Parang dinamita, no? Diba yung tsura niyan? Ayan, para siyang ano pala, bato talaga oh. Parang santol, sinaki ng santol. Para saan po yan? Para mabata yung ano, yung coliform level. Yan, binabato nila mga kababayan oh. Ayan, at para isa makakatulong to para bumaba yung coliform level ng tubig dagat dito sa may Manila Bay. Yan, pwede kayong makibato, no? Kahit na kayo bumibisita rito, kung gusto nyong bumato, yan, batuhin nyo rin, batuhin. Yan, no? Ano sabi mo, ma'am? Hindi mo ba? Para daw po ito sa uniform level. Nagpapalinis. Ah, para dumami yung isda. Tulad din po sa ibang bansa, ginagawa daw po ito. Dito din po kaya din po gawin. Ayun, mga babayan, ano? At sa ibang bansa pala, ginagawa pala nila ito. Itong ginagawa nila, binabato na parang chemical siya, pero hindi siya nakakasira sa kalikasan at sa mga laman dagat. Ayan mga babayan, no? Para sinlaki, bato siya na sinlaki siya ng santol. No, at ayan nga, sinabi ng isa sa gumagawa rito, yan po isa nakakabuti. Hindi po siya chemicals, hindi siya chemicals ha. Nakakabuti siya sa pagbaba ng coliform level at hindi rin siya nakakasira sa kalika sa tubig dagat natin pati sa mga laman dagat. Wala ko pa dito. Yung mga
Ayan ito mga babae, no? Ito para sa ito. Hello ma'am, good morning. Good morning po. Sir, good morning. Ma'am, pwede bang makahingi ng konting information about the balls na yan, kung ano ba yung tawag dyan? At kung para saan? Sila lang po nakakaroon. Ah, sila ma'am. Tapos po nila, siguro kayo naman po. Ah, okay, sige po. At sir po? Pampalinis po yan ng water. Ah, pampalinis. Ma'am, pag nalusaw siya, ma'am, totoo bang kakainin siya ng isda? Actually, yung mas nakakaalam po is from the EMBNCR. From the NRNCR po kasi ako. Yung Environmental Management Bureau po yung mas, ano, kasi sila yung gumagawa nila. Okay. Kumbaga kayo lang nag-distribute? Yes po. Ayun po, kasama din naman po na. Kasama nyo. Okay. Ano pangalan nyo, ma'am? Justice. Yan, si ma'am Justice. EMBNCR. From the NRNCR. DNRNCR. Oo, EMB. EMB Department. O kasi may EMB Water Sampling. Department yun siya, Department. Okay. Thank you, thank you. Magandang pa. Thank you. It's organic. Oh, ang tawag sa kanya, mud ball or mabuhay ball. Alright. So pag ginagis mo siya sa dagat, isa siyang pagkain ng isda, kumbaga organic. Pag nalusaw siya, nagiging pagkain ng isda at nakakalinis ng tubig. Nakakalinaw ng tubig yan. Bumabalik sa normal yung pagkalinaw ng tubig. Linaw ng tubig. Kaya para mas maganda yung paliwanag. Mud ball or mabuhay ball. Mud ball or mabuhay ball. Ano bali, may factory tayo yan ng mabuhay ball. Kasi yung minsan na nagbubuhos kami ng imas, yung kulay pula na parang mabaho siya eh. Pero organic siya. Hindi siya basta mabaho, kundi talagang yun na yun. Galing siya ron sa pero organic. Organic siya. Nakakababa rin siya ng coliform level. Nakakababa ng coliform level, hindi lang nakakababa ng coliform level. Nakakatulong para may makain yung mga isda. Naging yung pagkain kasi siya pagka nalusaw. Double purpose pala yun. Yun. Hindi lang double purpose. Nakakalinaw ng tubig, tapos binabalik niya sa normal na anyo ng dagat. Hindi yung kagaya ng kulay brown o kulay, no? Mas lilinaw pa siya dyan. Ayun. Pagka nalusaw siya, tignan mo, mas lilinaw pa. Ayun, marami pa ng benefits yun. Talagang ibang iba talaga siya, no? Kaya inaagos namin yan, yung mga isda nagtatalunan. Ayun.